Hello, good morning. My name is Frederick Lauron. So ang topic ko today ay magdi-discuss ng DXN icing on the cake. So hindi na ako magpaligoy-ligoy pa kasi limitado lang ang oras natin, okay? Ano ba itong icing on the cake? Icing on the cake is all about investment program. Just like for example, do you have 1,000 cash? Okay? Kung meron ka man yan, what business can you do with 1,000? Okay? And then, how much can you earn with 1,000 as capital? So talagang hindi natin ma-identify kung magkano pwede natin kitain. In fact, ang pagyaman nga, napaka-imposible, di ba? Okay? Kaya ang gagawin natin, you can start doing DXN business by investing icing on the cake. Kasi ito lang yung paraan para kumita ka at hindi lang yan, yayaman ka pa. Okay? Now, ano ba yung 1,000? Produkto lahat ng DXN. Bibilhin mo yan. Kapag nakabili ka ng worth 1,000, automatic, pasok ka na sa icing on the cake. Bukod dyan, bibigyan ka pa ng certificate of ownership, no? Para just in case, may nangyari po sa inyo or sa atin, automatic, it would be passed on, no? To the next of kin, no? Kasi transfer po yan, okay? Na ano ba yung certificate of ownership? Ganito po siya. May kita nyo po, mayroon po tayong document stamp from the BIR. Ibig sabihin, legitimate po itong ano natin, system na to, okay? Now, kapag nakabili ka ng icing on the cake, mag-i-enjoy ka ng 10 great benefits, no? Number 1, registered ka international, no? Kasi may nakalagay dyan, international package. So, ibig sabihin yan, automatic, once registered ka sa Philippines, registered ka international, okay? Pangalawa, no matching offers required. So, ibig sabihin, hindi ho tayo binary or pairing, no? Na nahikita natin sa labas, no? Kasi maraming networking, pero ang sistema nila binary, no? Yung left and right. So, hindi tayo ganun. Kahit kasi, bakit? Kahit isa lang yung nag-register sa atin, automatic, kikita po tayo. Yun yung kagandahan dito. Okay? Ang maganda dyan, no side lock na, no down lock na, no safety net, no plus out pa. So, ibig sabihin, sa icing on the cake, kikita ka infinity. Yun ang kagandahan dito. Okay? And then, pangatlo, no maintenance is required. So, ibig sabihin, hindi ka rin required ng company na mag-maintain. Okay? Although, sa simplified, nag-maintain tayo para monthly, para kumita tayo monthly. Pero dito, depende lang sa'yo, no? Kung mag-maintain ka o hindi. Pero para sa akin, no? Para kumita ka talaga dito, ituring mo ito bilang simplified. Kasi sa simplified, kaya tayo kumikita monthly kasi monthly tayo bumibili. So kung gagawin natin din yan sa IOC, monthly rin tayo bumibili, although hindi naman tayo na-required, kikita rin tayo monthly. Okay? At bukod doon, tools ito para lumaki ang network natin, no? Kasi may mga tao talaga na talagang ang gusto nila yung mag-invest, no? So malaking tulong po ito. So kung ang touring natin sa ating IOC is just like simplified, lumalabas, sabay tayo kikita, sabay-sabay ang system na mag-materialize para kumita ang bawat distributor ng malaki. Okay? Now, may tinatawag din sa pangapa, tinatawag siyang seed stock for sale. So, ibig sabihin, yung produkto na binili mo na worth 1,000, kapag iyan ibininta mo, okay, lumalabas, may possibility na pwede maging, ano siya, 10,000 or 11,000. So, lumalabas, yung capital mo na 1,000, bumalik na, din at the same time, tumubo ka pa kasi nga, nabibili mo siya bilang distributor price halagang 1,000. Tama, di ba? So, ang gawin mo, para kumita ka talaga sa IOC, sa icing on the cake, pwede mo siyang ibili uli kaya tinawag yung seed stock for sale. Kapag binili mo siya uli sa IOC, magkakaroon ka naman ng additional income. Tama, di ba? Or else, kapag nabenta mo na naman siya, ibili mo siya sa simplified para makamintin ka rin sa simplified. And then, kapag nabili mo sa simplified ng mga produkto, binta mo siya uli. Kapag nabenta mo, bibili ka uli naman sa IOC para sabay yung system gumagana at sabay-sabay yung system na kung saan pwede ka kumita kapag sabay lumaki yun. Tama, di ba? Panglima, meron siyang point value para ma-recognize ka sa status promotion. Kasi nga, actually, ang IOC, wala naman itong status eh. Meron lang tayo sa simplified. So, ang ginawa ng company, okay, nagbigay siya ng point value para ma-promote tayo sa, ano, sa simplified. Pero yung sales value mo, yun po yung papasok doon sa IOC para kumita mga distributor.
kasi lahat ng system natin dito, okay, hindi naman tayo kumikita, more or less sa recruitment, kumikita tayo sa products. Kailan tayo nag-i-invite para dumami ang user natin. Ganun po. At the same time, para dumami din yung magbebenta ng produkto. Tama, di ba? Kasi both sides, pwede tayong kumita. Una, kung gusto natin kumita sa pagbebenta, gaya ng ipinaliwanag ko doon sa Simplame, nakita nyo naman, malaki yung pera. Okay, pangalawa, pwede tayo mag-use or mag-gamit ng product, mag-change brand, di ba? Kikita rin tayo. Hindi pangatlo, okay, yung sponsoring na tinatawag natin, which is, pwede rin po natin i-apply sa Simplified, pwede rin po natin i-apply dito sa ating IOC program. Tama, di ba? And then, pang-ani, may tinatawag tayong completion on monthly basis. Ibig sabihin, kapag member ka at mayroon ka na invite, halimbawa, ikaw nag-IOC ka, kailan yung na-invite mo, wala naman enough na pera para makapag-IOC. For the meantime, nag-member mo na siya sa Simplified. Kasi Simplified, may pinakamababang registration doon, 550 lang, di ba? O, nakita mo naman. So, doon siya nag-registered. Kailan yung na-invite ng member mo, nag-IOC. So, automatic yun, makukompress direct on you. So, kikita ka ngayon, no? And then, yung sponsor no, na member mo na hindi pa nakapag-IOC, for the meantime, wala mo na siyang kita. Pero, once mag-IOC siya, lahat na mag-IOC na sa kanya, kikita na siya. At, ganun pa man, kikita ka rin. Ganun po yung tinatawag natin compression ng monthly basis. Ibig sabihin, per business po talaga siya, tama? Per system. Okay? Now, pang-pito, may tinatawag tayong invest once and earn forever. Tama po yun, no? Kahit na one time ka lang mag-invest, magsipag ka lang mag-invite dito, mag-sponsor, kikita ka. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo kanina, no, doon sa number 10, ano, maintenance required, iturin nyo lang ang, iturin nyo lang itong IOC just like Simplified Marketing Plan. Sabi ko nga, kung sa Simplified Marketing Plan, monthly ka bumibili, kaya ka kumikita, ganun din po dapat, dito rin po sa IOC, sa icing on the cake system. Okay? Okay, now, pangwalo, you can earn profit sharing. May profit sharing tayo dito. Tulad din ng Simplified, meron din, no? And then, pang siyam, pwede ka rin mag-earn ng travel points for ITSI tsaka NTSI para kapag nag-qualify ka, makasama ka sa travel. Kasama din po yan, no? Okay, then pang sampo, yung pinaka-10 great benefits, yung tinatawag natin na certificate of inheritance or ownership. In fact, guys, no, sa ibang company, wala po ito. But in DXN, meron ho tayo. Talagang napakagandang negosyo po ito. Okay? Halos na simlang sila doon sa Simplified. Now, ang maganda niyan, kapag nakapasok ka na sa IOC, no, sa icing on the cake, okay, as of now, nasa 20 countries pa po ito. No? Lumaganap. Automatic, with these 20 countries, pwede ka na ngayon mag-sponsor kung sino yung mga kaibigan mo dyan kapag nakapasok ka sa icing on the cake. Okay? Kasi as of now, nasa 20 countries pa lang tayo. Although ang DXA, nasa 190 countries na. But since bagong system po ito na ipinapasok ng company, sa ngayon, nasa 20 countries pa lang po ito kasi unti-unti pinapasok ng company sa ating mga brands. Okay? Now, ang maganda niyan, kapag naka-avail ka na dito, dito sa 20 countries na yan, kung may mga kaibigan ka, pwede mo na sila sponsoran sa icing on the cake. Kung hindi man, doon mo sila sponsoran sa Simplified Marketing Plan. Okay? Now, sponsorship no, is not allowed per crossline. Hindi po talaga pwede. Lalo na kung ang crossline natin ay registered. Okay? And then, any non-member sponsored under this project will automatically becomes member of DXN and purchase starter kit. Ibig sabihin, lahat po na hindi po naka-afford na mag-register sa IOC kasi 1,000 po yan, no? Okay? For the meantime, doon po tayo mag-register sa simple, doon po tayo mag-register sa Simplified Marketing Plan. Pero, kapag nakapag-register tayo sa IOC, sa icing on the cake, hindi ka na mag-register doon. Automatic register ka na sa Simplified Marketing Plan kung naka-avail ka ng icing on the cake worth 8,000. Ang kailangan mo lang talaga gawin, bumili ka lang ng starter kit. Kasi nga, yung produktong binili mo na worth 8,000, product lahat yun, wala po yung business kit. Kaya na-required tayo na bumili. Okay? Now, PB recognition per status promotion. O, balik tayo dito, no? Purchase of any
Dixon products will be giving equivalent PB for status promotion purpose only under the existing marketing plan. However, there will be no SB point recognized for any bonus entitlement whatsoever under the existing marketing plan. Bakit? Kasi nga yung SB, sa IOC po siya papasok, hindi po sa simplified. Ang papasok lang sa simplified yung ating point value para tayo ma-promote si status. Pero yung SB, papasok po sa IOC kasi doon po kumukuha lahat ng distributor kung paano kikita. Okay? Now, any product bought under this project and used for underpricing will result in termination of Dixon membership. Tama po yun, no? Kapag ang mga produkto na binibili natin sa icing on the cake ay ginawa nating underpricing, at once makuhaan tayo ng proof of evidence ng company, pwede po tayong tatanggalan ng ID, iterminate po tayo ng company. Sayang naman din po, no, kung materminate po tayo, inapagad ang opportunity po ito. Kaya i-dispose po natin po ng tama. We're just follow, no, kung ano yung presyo ng company, no, kung ano yung distributor, ano po yung price ng company. Maliwanag po ba? Okay? Now, icing income structure, no, paano ka kumita? Ito pa yung structure niya, no. Okay, sa first generation po, kapag nag-8,000 po siya, nag-member po siya sa 8,000 worth of product, no? Ang equivalent sales value po niya ay 4,000. Okay? So, lumalabas po sa 4,000 SB niya, mayroon po kayong 15% nakikitain. Magkano ba yung 15% sa 4,000 SB? Nasa mga 600 pesos din po yan, no? Okay? Sa second generation po, kapag nag-abil din po siya ng 8,000, automatic po, naka-fix po yan, meron siyang 4,000 SB. 10% po tayo dyan, meron kang 400, no? Sa third level po, up to 11th level, kung mapapansin nyo po, lahat po yan ay 5%. So, ibig sabihin, kada may pumasok, nag-abil ng 8,000 sa third level up to 11th level, may mga equivalent PB po sila ng 4,000. Sa 5% po tayo dyan, meron po tayong 200 pesos kada unit or kada ulo per head po, no? Okay, then, sa 12 generation po, meron po tayong 1.5% bilang profit sharing. Ang maganda po niyan, infinity na po yan. Yung pinasabi ko infinity, wala pong katapusan. Now, para ma-identify po natin kaagad, ang kita na po natin monthly dito sa IOC, from first generation to 11 generation, yun po yung monthly. Pero ito pong 12 generation po, pailalim, ito po yung makukuha natin, no? Every 6 months, bilang profit sharing. Lumalabas po sa isang taon, dalawang basis po tayong tatanggap ng profit sharing. Okay? Maliwanag po. Okay? Now, sa income structure sa first generation naman, paano tayo kumita? For example, ikaw yan, no? Merong nag-IOC sa'yo, no? Bumili ng product worth 8,000. Okay? Meron ka ng 600. Saan nang gagaling yan? Doon sa kanyang 4,000 SB. Multiply mo sa 15%, meron kang 600. First level lang po yan, no? Kung another league, meron naman nag-abil ng 8,000 sa'yo, meron ka naman 600, no? 4,000 SB, 15%, 600, no? Kung tatlo po yan, another 600. Kung apat po yan, another 600. Sa example na lang po, may dalawa po kayo, although wala naman po yung pairing, sample lang naman yan, may kita po kayong 1,200 sa dalawa. Paano naman kikita po sa second generation? Ganito po siya. Yung dalawang member, di ba? May na-invite yung isa. Okay, may 400 ka. Saan galing? Doon sa 4,000 SB niya. Ganun din po sa second level, sa kabilang side, no? Meron kang 400 pesos din. Kung meron itong member isa, dalawa, tatlo, apat, marami kang 400. Yung pinagandahan dito, wala po tayong limit, no? Okay? Now, sa second generation, kumita ka ng 800 plus yung 1 mo sa first generation, meron kang 2,000. Okay? Sa third generation naman, okay, paano kakikita? Kapag meron siyang invite, no, mayroon siya na sponsoran, may 200 ka. Ganun din po, no, sa kabilang side, may 200 ka. Pero kung marami siyang na sponsoran, marami kang 200. Kasi kahit ilan naman ang pwede nila i-direct, eh. Tulad ng sa'yo din, no, kahit ilan na pwede mo direct, pwede mong gawin, okay? So, lumalabas, sa third level, meron kang 400, no? Tapos, sa second level, meron kang 800. Sa first level, meron kang 1,200. Kaya lumalabas, from third level to first level to third level, meron kang 2,400 na kinita. Example lamang po yan. Now, ito na po yung pinaka-structure niya, no? 1-1 structure. Ano yung 1-1 structure? For example, ikaw yan, isa lang yung member mo, meron kang 600. Okay? Yung member mo naman, may member siya, meron kang 400. Akyat yan sa pangalan mo at papasok sa account mo. Siya naman, may 600 dito. Ikaw naman, may 400 ka. Okay? Pangalawang member niya, may 400 ka na naman uli. Paano sa third level, may 200 ka. Ganun po yun.
Okay, sa fourth level, may tig 200 din, no? Sa fifth level, may tig 200 ka rin kasi nga 5% ka eh. Dalawa-dalawa po yan. E paano kung tatlo-tatlo yan? Apat-apat, lima-lima, anim-anim, pito-pito. Ay, di dami mong ano, dami mong kinita dyan. Kaya sa 1-1 structure pa lang, kapag yung first level mo, okay, ito, lumalim yan down to 11 level, pwede nga kumita ng 410,000. Ito po siya, oh. Okay? Hit note, from first level lang yan up to 11th level, no? First level up to 11th level, no? Ano po ito? Ito po yung accumulation. Yan. So, sa first level, down to 11 level, ang total income mo is 410,200. Okay? Now, magkano yung ano mo, monthly, you know? Ito po, no? Kung isa lang ang nag-member sa'yo, mayroon kang 600. Yung isa may dalawa, mayroon kang 800. Yung dalawa may tig-dalawa, 800 din, no? Kasi 5% ka na. Hanggang sa umabot ng 11 level, 200,000. Kaya pag kinumbay mo to lahat, guys, ito yung total income niya, 410,200. Now, take note, first level pa lang yan hanggang 11 level. Hindi kasama dyan yung 12 generation mo na infinity. Eh, saan naman yung maraming member na sila lame? So, kailan mo makuha yung profit sharing mo sa loob po ng 6 months? Buo yun, volume yun, kasi 6 months ibibigay. Isang linya pa lang yan, guys, no? Paano ko ang linya mo, dalawa, no? Tulad niya, no? Ganon din po ang mangyayari po. May tig 200 po tayo sa third level, no? Fourth level. First level, 600. Second level, 400. Third level, 200. Fourth level, 200. Fifth level, 200. Eh kung sabay sila lalalim, guys, no? Dalawang linya mo, sabay lumalim. Magkano magkikitain mo? Nasa mga 820,000 lahat ang total na kinita mo. Ito yung monthly. Kapag tinutal mo lahat yan, ito po yung kikitain niya lahat. 820,400. Okay? Now, paano kung purpose structure yan? Ano ibig sabihin ng purpose structure? For example, no, ikaw yan, apat ang member mo. Yan po yung purpose structure. Okay? Ikaw, tsaka apat na member. Okay? Now, tapos yung apat, may apat-apat din member bago nila. Lumalim yan, guys, down to 11 generation. Okay? Magkano pwede mong kitain? Nasa 1.1 billion, guys, no? 1.1 billion and 18,485,600 pesos. Paano nangyari yun, no? Kasi from first generation, apat ang member mo, meron kang 2-4. Yung apat, may tiga-apat, 16, no? Meron kang 6-4. Tapos may tiga-apat yan. Ito na po yung kita mo, third level, fourth level, no? Fifth level, sixth level, nine level, seven level, eight level, nine level, ten level, tsaka 11th level, no? Na pag tinutal mo to lahat, guys, ito pa lahat ang total niya lahat, no? Nasa 1.1 billion, 18,485,600 pesos. Grabe na pera yan, guys. Imagine mo yan. IOC yan, ha? IOC. Kaya wag natin babaliwalain. Sayang din opportunity na pwede tayong kumita dyan. Just imagine, no? Okay? Bukod dyan, hindi pa kasama yung profit sharing natin dyan. 12 generation infinity. Just imagine, no? Talaga nakakabuhang ang DXN eh. Lalo itong IOC na to. Di ba? Ang ganda na nga ng simplified, maganda pala itong IOC. Kapag nagawa natin yan monthly, sabay, eh, bawat system na yan, yung dalawang system na yan, kikita ka talaga. Hindi ka lang kikita, yayaman ka pa. Yan yung kagandahan ng IOC. Now, okay, paano kung ito yung structure mo? The most effective structure, no? According Sir Chiu, Mr. Chiu, yung pinaka-country manager natin, sa buong mundo. Okay? Ito po siya, no? Ano paano ang advantage pag ganyan structure mo, ganyan, guys, no? Okay? Kung makikita nyo dito, guys, no? Okay? Kung ito yung member mo, ito kasi pangalan mo, eh. Ikaw to, no? Kung ito yung member mo, okay, ito, kikita ng 15%, ito, meron tong 10%, ito, meron tong 5%. Kaya kung mapapansin nyo, no? Kung bibili siya ng 8,000, ang per SB niya, ang kita mo kaagad, 30% times 2. Kasi, 5%, plus 10, plus 15 equals 30. Kaya instead nakikitain mo 15 lang, magiging 30. So lumalabas ngayon, sa 4,000 SB niya, mayroon kang 1,200. Times 2. Grabe, no? Lucky. Yan yung kagandahan dito, no? Din ito, kapag may member ito, second level mo, ang kita mo dyan times 2 pa rin, 20%, no? Yung 400 maging 800 pesos. Just imagine, no? And then ito, kapag may member, third level mo to, nahulog to na third level mo to, ikaw to eh. Okay, tas ikaw to, ito kukuha ng 5,
kukuha ng 5, kukuha ng 5. Kaya magiging 15%. Kaya kita mo times 3 sa third level, no? Kasi 5% ka lang, magiging 50, no? Kaya ang nangyari, 200 ka lang, magiging 600. In good news, yung 15%, mag-i-enjoy ka hanggang 9 generation. Just imagine. Tapos yung 10 generation mo, 10th level, meron kang 10%. Saan ka kuha ng 5%? Sa 11 generation mo. Okay? Yun yung kagandahan, no? Kaya ano mangyayari, no? Bukod dyan, yung profit sharing mo, kung ikukumpara mo sa isang unit, 1.5% ka lang, no? Samantala itong 3 unit, meron kang 4.5% profit sharing. Grabe talaga. Ganda. Ganda, guys, no? Now, ano mangyari? Anong advantage? Halimbawa, no? 3 units binili mo, no? Magkano yung 3 units? 24,000, no? Imagine mo, produkto lahat yan kapag bininta mo yan, more than 30 million, no? Bawiin agad yung capital mo, tumubo ka pa. Tapos bukod doon, advantage pa sa'yo kasi kikita ka ng malaki, no? Halimbawa, member mo to, no? Okay? So, ang kita mo lang dyan is 600, maging 1 to agad, oh. And then, sa second level, okay? Sa first level nito, na kung saan second level mo nito, ang kita mo, guys, 800, instead 400, di ba? Di ba, dati 400 ka lang, ngayon maging 800 na. O, dyan pa lang sa dalawa, 1.6 ka na agad. Paano kung tatlo pa yan? 4, 5, dami mong 800, no? Tapos dito sa third level, kung 200 ka dati, yan ngayon, 600 ka ngayon. Sa fourth level, 600. Sa fifth level, 600. Kaya pag lumalim yan down to 11, guys, okay, yung 410,000 mo, no, kapag isang ito binili mo, magiging 717,200. So, lumalabas, okay, nag-increase siya ng 300,000 mahigit ang in-increase. Just imagine, no? And then, kapag dalawa yung direct mo, lumalim sabay, hanggang 11 generation, ang kita mo, guys, nasa 1.4 million and 34,400 pesos. Kung titinan mo kanina, 820 lang, ngayon 1.4 na. Yan ang kagandahan kapag 3 unit ang binili mo. Okay? Now, 1-1-4 by 4 structure. Ano yan? For example, ikaw yan. Ikaw din yan. Tapos, ikaw din yan. Ikaw din yan. Ikaw din yan. Ikaw din yan. Pwede rin ganyan, guys, no? Kung bibili ka ng MA unit, ganyan structure, pwede rin, no? Now, anong advantage, no? Kung dito, ano yung advantage, no? Yung advantage yan, kapag may member ka, apat-apat dyan. Yan. Dyan ka naglagay, no, ng member, no? Apat-apat, no? Kung mga recruit mo, dyan mo yung lagay. O, ito, apat na. Ito, pangalan ko na to, apat to. Ito, isang pangalan, apat din to. So, may apat-apat sila, no? Ang maganda niyan, kapag yung apat-apat na yan, lumalim din, di ba? Down to 11 generation. Okay? Ang kita mo, guys, sa totoo lang, no? 23,488, no? Million in 107,200 pesos. Just imagine. Saan ka nakakita ang ganung income, no? Okay? Imagine mo, ha? Apat ang member mo, ikaw yan, ha? Mayroon kang 4-8, oh. Kasi 1-2 ka, eh. Di ba? Tapos may apat-apat yun. 12-8 agad, no? Ito yung monthly. Kapag tinutal mo lahat ito, ito yung income niya na aabutin. Okay? Hindi pa kasama yung infinity mo dyan. Kasi imagine, no? At hindi lang yan, no? Kapag tatlo lang talagang bibilin mo, okay lang naman din, eh. Kahit tatlo lang, eh. Halimbawa, ay ko na magdagdag pet, hanggang tatlo lang ako, pwede ba yun? Pwede, eh. Halimbawa, ikaw to, then member anim. Pwede kasi mangyari yan, eh. Buti kung member mo anim lang, eh, paano kung marami? Di ba? Tapos yung anim mong member, in-advise mo sila na may anim-anim member din, no? Yan, ganyan. Anim, tas ito may anim-anim. Lumalim yan down to 11 generation. Alam niyo ba kung magkano po ninyong kitain? 104 billion. No? And 1 million and 832,800 pesos. Ganun po kalaki, guys. Just imagine. Ganyan po kalaki ang pwedeng kitain. Ito po yung monthly. Kapag itinutal mo lahat yan, ito po yung aabuting income, 104 billion. Saan nyo hanapin pera na yan? Only Dixie lang nakakagawa ng ganong klaseng system, guys. Kaya nga ako, kahit ako, sa totoo lang, nagulat din ako, paano, grabe talaga, no? Napakaganda ng negosyo ng Dixie, no? Ang gandang-ganda na nga ng Simplified, dinagdagan pa ng icing on the cake, mas lalong gumanda. Kasi pag nagtulong-tulong itong dalawang system, wala ka ng choice, guys. Hindi ka lang maging milyonaryo, bilyonaryo ka pa. Grabe, no? Kaya nga pala ko sinasabi na itong IOC, ituring natin bilang Simplified. Bakit? Kasi sa Simplified, kaya tayo kumikita,
Kasi nga, monthly tayo bumibili. Eh kung itong IOC natin, itong icing on the cake, itinuro natin bilang simplified, monthly lang tayo bumibili, aside sa may mga na-sponsoran tayo, eh wala tayong choice, kikita talaga tayo. Lalo na kung yung mga member natin dito, tinuturoan din natin ng ganong system na monthly bumibili, aside sa nag-i-invite, eh wala na, hindi lang maging milyonaryo, bilyonaryo pa tayo dito guys, bawat isa. Ayun yun nun, di ba ang sarap? Ang saya. Kaya alam mo, marami kayang umaasinso sa DXN sa ngayon. No? Talagang nagtatamasa lahat ng nag-stay, hindi na di-focus, nag-concentrate lang, tuloy-tuloy, nag-focus. Siguradong may paglalagyan talaga sa DXN. Siguradong aasinso talaga eh. Basta huwag ka lang mainip, mag-porsige ka lang, mag-concentrate, di ba? Ito lang yung tanging opportunity na kapag nag-stay ka at hindi ka naliligaw ng landas, siguradong yayaman ka talaga dito. 100% yan, sigurado. Kaya grabe guys, no? Okay? Now, potential income for the 8,000 package, no? Okay? Yung package na yan, ha? Hindi ibig sabihin package, no? Hindi ka pwedeng mamili. Pwede ka mamili dyan sa totoo lang kahit anong produktong gusto mo. Okay? Pwede kang mag-start sa 1-1 structure, no? Pwede yan, no? Meron kang 410,000, no? Kung gusto mo namang total structure, pwede rin 820,000, no? Ang kikitain mo dyan, no? Sa purpose structure, 1 billion yan, no? Sa 1-1 by 1 structure, 717,000 yan, guys, no? And then, sa 1-1 by 2 structure, mayroon kang 1.4 million. Ibig sabihin, sure ball, kahit saan ang gulo ka pumasok dyan, no? Saan ang gulo ang gagawin mong system dyan, no? And then, sa 1-1-1, 1-1-4 by 4 structure, 23 billion yan, guys, no? And then, sa 1-1-1 by 6 structure, 104 billion yan. Ang kailangan lang dyan guys, mamili ka lang kung anong gusto mong piliing structure. Okay? Kung saan ka mas angkop, doon ka para kumita ka. Pero para sa akin, doon ka na sa ano, pinakamalaki, sa 111x6 structure. Power yan, 104 billion yan. No? Hindi biro-biro yan guys. Talagang grabe, no? Okay? Now, potential market, tingnan nyo naman, no? Ang population natin, 106 million na. Okay? Working group, ilan? 32 million, no? Siguro nasa mga ano na yan, 40 million ngayon, no? Okay, then 8 million, no, ang nasa abroad. Baka hindi lang 8 million, 10 million na. Okay, so lumalabas sa 32 million, 8 million nasa abroad, yung 24 million nandito sa Philippines, dito 'yung nagtatrabaho. Just imagine guys, no, ang member natin 1 million lang, tapos ang tumatanggap na ng bonus, okay, nasa 40,000 lang member. The rest of them, user lahat. Ibig sabihin, hindi sila nakakabuo ng 1,000 points para magkaroon ng bonus, no? User lang talaga sila. Yung iba, bumibili lang ng 2 bag na kape. So, ibig sabihin, RGGL 30, hindi sila nakakabuo ng 1,000, no? So, ilan sila? 960 member yun. Kasi nga, okay, ang tumatanggap lang ng bonus ay 40,000 lang. 960,000 member yun, no? Pero tingnan mo naman, no, all the 40,000 lang yung tumatanggap na bonus, then the rest ay user. Ang binta natin, guys, no, isang dang million, hindi ganun madali yun, no, napakalaking sales natin kada buwan. Billion po ang sales natin kada buwan. Just imagine na hindi pa gaano humahataw ang IOC niyan. Kapag humahataw ang IOC niyan, sabi sa bug talaga yan, tiba-tiba yan. At hindi lang yan. Lahat ng Pilipino nag-concentrate mag-DXN, yayaman talaga guys. Hindi lang yayaman, bilyonaryo pa. Yan ang goal ni Dr. Lim, eh, yung maging successful tayo sa DXN. In fact, si Dr. Lim, iba, eh, iba yung kanyang karisma. Eh. Tuwang-tuwa siya kapag may umayamang member. Eh. Kasi nakatulong siya dun sa tao. Eh. Yun yung kagandahan siyang founder, no? Yung generosity, napaka-importante yun. Okay? Now, tingnan natin guys, no? Kung sa 24 million, na working group sa Philippines ay 1 million yung member natin sa Philippines, lumalabas, meron pa tayong 23 million na hindi po natin na-tap. I mean, hindi natin na-invite, hindi natin na-sponsoran. So, lumalabas, kung ibis natin sa percentage sa 24 million, 4% lang yung registered ng DXN sa Philippines sa 24 million tao na may trabaho sa Pilipinas. Tama? So, lumalabas, meron pa tayong another 96% as potential na ma-invite. Na may mga trabaho talaga. Just imagine, hindi pa kasama dyan yung mga na-retrench sa trabaho tsaka yung mga bagong graduates, no, na naghahanap ng trabaho, hindi pa kasama dyan. Kaya napakalaki ng market pa natin sa DXN Philippines. Hindi lang yan, no?
pati pa sa buong mundo. Kasi nga, once registered ka sa Philippines, registered ka international. So, ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, magagawa mong negosyo at may chance ka makapag-invite. Diba? Now, based on strategy, bahala ka naman kung anong gusto mong gawin. Halimbawa, isa lang yung binili mo, apat ang member mo. And then yung dalawa, sabi yung isa dyan, sabi ng isa, apply, gusto kong mag-concentrate mo sa dalawa. Di pwede, wala problema. And then dalawa mong member, apat-apat naman member, pwede rin. Kasi wala namang limit kahit ilan yung recruit natin eh. And then, yung isa naman, tatlong unit ang binili, pwede rin yung pwede rin. And then kalauna, nag-recruit siya, naging karoon siya ng apat na member. Okay? And then yung dalawa, still dalawa pa rin, no? Ito, dalawa, no? Depende sa strategy kung anong gusto. Ngayon, ikaw naman, na-realize mo, ano kaya kung magdagdag ako ng apat? Pwede rin. Pwede mo rin gawin yan. Dito ka maglagay sa mga member mo. Yan ang sinabi ko kanina na kahit anong strategy gawin mo, pwede. Okay? Ang maganda niyan, yung mga benefit na binibigay ng company sa'yo, okay? Una, no time limit of purchase products. So, walang limit. Kahit ilang produkto bilhin mo, kahit magkano pa yan, pwede. Okay? No monthly maintenance required, no? So, take note, baliktan muna tayo dito, no? Tutukan natin to, no? Hindi per kit sinasabi dito na no monthly maintenance required. Okay? Ay talagang gagawin mo na. So, paano ka kikita kung hindi ka bibili monthly? Tama? Although, kung hindi ka man nakapag-maintain, ibig sabihin, hindi ka nawala ng income, kikita ka pa rin. Pero sabi mo nga, para lumaki yung kita mo, ituring mo siya, ito nga iyo, ituring mo siya bilang simplified marketing plan. Kasi sabi ko nga, sa simplified marketing plan, kaya ka kumikita, kasi nga, bumibili ka monthly. Ganun din po ang dapat ang icing on the cake. Ituring natin to bilang simplified. Para yung dalawang system, kapag nagawa natin yan monthly at na-duplicate natin sa ating mga member, na-duplicate ba? Na-turos kanila na yung gagawin. Pag sabay yan gumagana, sigurado ako, sabay kikita ka sa dalawang system. At kapag nangyari yan, hindi ka lang maging milyonaryo, bilyonaryo ka pa. Power, di ba? Okay? Now, bukod doon, okay, bonus will be paid on monthly basis. Monthly mo siya matatanggap, guys. Okay? And then, ano pang benefit for you, no? You need only to invest, no? Once, no? And reap passive income forever. Tama po yun. One time ka lang mag-invest. Basta lang, ang punto ko lang, no? Katulad na sinabi ko kanina, ituring natin ang icing on the cake bilang simplified marketing plan. Kaya kung monthly tayo bumibili sa simplified, monthly rin tayo bibili dito sa icing on the cake para kikita tayo ng malaking pera. Kung talagang gusto nyo kumita ng pera, kasi may pera naman talaga eh. Tama, di ba? Kung talagang gusto nyo maman, do it na lang. Do it by passion, by talagang, sabi ko nga sa inyo, seryosohin nyo ng buti. Okay? And then, you can earn exponential income. Agree. Kasi talagang ang kita dito sa IOC, hindi naman pang extraordinary, pang exponential talaga eh. Okay? And then, ang maganda dito, your ownership can be inherited. O, diba? Sinabi ko kanina. Grabe talaga, okay? Now, paano bumili ng IOC? No? Prepare mo ka lang ng letter of intent. Yan. Pirmahan mo. Tapos, dito sa block na yan, kasi sa pipirmahan mo niyan, blanco yan, no? Ipi-place mo yung gusto mong structure. Diba, bumili ka ng 7 unit, gusto mong itong structure, pwede. O kung 3 unit, gusto mong ganito, pwede rin. Kung 7 unit, gusto mong ganyan, pwede rin. Kung 3 unit, gusto mong ganyan, pwede rin. Or 7, ganyan ang structure mo, pwede rin. No? Ikaw mag-place para alam ng management or system kung paano nila i-place yung gusto mong structure. Okay? Now, ang kailangan mo lang mag-decision. Yun lang, no? Hindi ka dapat kakamot-kamot sa ulo. Kasi ang mga negosyante sa totoo lang, kapag nakita ng opportunity at angkop sa pangarap nila, ginagrab nila kaagad. So, dapat tayo mga distributor ng DXN o tayo mga first-timer na kaparinig ng negosyo or opportunity ng DXN, okay, ang kailangan lang natin gawin para tayo umaman is mag-decision lang. Yan ang pinakaunang step na dapat gawin ng bawat tao. Mag-decision ka agad. Kung nakita mong angkop sa pangarap mo at pwede kang umaman, okay, you need to decide para makapag-start ka kaagad, hindi yung kakamot-kamot ka sa ulo. Okay? Maliwanag po ba, guys? Di ba? Nakakatawa naman. Okay? Now, okay, totoo bang may kumikita dyan? Ito, guys, ha? Sabihin ko sa inyo, sa simplified lang ito. Tingnan mo, dating janitor, oh, nag 82,000 yan. That was 2008. 2011, nag 131,000. Umaman na po ito sa DXN. Grabe po, no? Then, isa sa mga umaman dito, tingnan mo, gwardiya po yan, no? Okay? 2,000 po, ikam niya, 101,000. Eh, ano na tayo ngayon? Diyos ko, 2019 na, grabe na kinikita niyan, okay? Okay, ito talaga, na-meet ko to noong 2001.
2,000 man pa yung kumikita ng 400,000. Grabe. Imagine, ano tayo ngayon? Ang yaman-yaman tong taon na to, no? Ito si Frederick, no? Ako pito, guys, no? Nag-start ako sa DXN 2001, no? Ang kita ko unang buwan, 2,900. Pangalawang buwan, 8,500. Pangatlong buwan, no? 40,000 na. After 7 years sa DXN ako, tinan mo, 239,000 na. Ako, bagay dati, Mrs. Ko, Solstidi. Pero nabigyan din kami ng chance para kumita sa DXN, no? Okay, ano pa? O, yan yung bago kong sasakyan, nabili ko sa DXN, no? Crosswind SUV, no? Nabili ko yan, that was 2003, no? Tapos, yung pangalang sasakyan ko ngayon, Chevrolet. Okay, bagong bili yan, Trailblazer, no? Limited edition po yan, no? Sa ngayon, I have 2 cars, no? Crosswind at saka Chevrolet. Tapos, nakabili pa ako ng bahay. O, ito yung bahay ko, guys, no? Okay, then, ito yung kondong nabili ko. Sa Eastbury Cities, no? Sa Rockway, nakabili na ako ng kondo. Sa ngayon, I have 7 property na. Grabe talaga, no? Okay, guys, kapag nag-start kayo mag-DXN, stay focused lang. Mag-focus ka lang. Huwag kang magkamaligaw. Mag-concentrate ka lang. Mag-focus ka. Okay? Magdasal ka, no? Para tulungan ka ni God, no? Sabi nga, pray hard, work hard, equal success. Tama po yun. Okay? You need to believe by faith, no? Kasi yan ang kailangan natin, no? Kapag nag-negosyo tayo, kailangan yung pananampalataya natin malalim. Para gabayatan ng Diyos, paano tayo mag-success, okay? So with that, guys, no, nagpapasalamat po ako at na-present ko to ng nawa ng maayos. And I hope na ang sinumang makapakinig nito ay maunawaan na mabuti ang negosyo po natin. Okay? With that, God bless po and see you at the top. Okay?